Oh! Oh! Ganda niya! Oh! Ba. Ang lupit mag-balance ni Roadfill, ha? Oo nga eh! Ako pa! Mas malupit pa kaya ako! Tignan niyo! Sige nga! Ingat! Sige ha! Kakaganyan mo, oh! Up! Concentrate! Galing, ha? Okay. Alam mo kasi, Kuya, nagtitesting kasi kami na pwedeng gawin sa, Bilibabols. Ah, ganun? Galing na naisip niyo, ha? Sakto. Kasi may naisip akong laro na gamit ang egg tray na ito, tsaka mga ping-pong balls. Huh? Similar, pero not exactly. Ito pwede rin gawin ng mga iBilibers natin na nanonood sa bahay. Ha? At meron tayong mga certified iBilibers na gagawa nito. Ang tawag dito ay Tic Tac Tray. Okay, panoorin natin sila dito sa Bilibabols! Ay mo, Kuya Chris! Hi, iBilibers! Hi, guys! Are you ready to play? Game na! Ready na, Kuya Chris! Okay, ganito laruin ang Tic Tac Tray. Okay? Meron kayong kanya-kanyang ping-pong balls. Magkakaiba kayo ng kulay nito. Okay? Kung kailangan nyo gawin, ipapatalbog nyo ang ping-pong balls sa mesa hanggang ma-shoot ito doon sa egg tray. Okay? So, kailangan makabuo kayo ng tatlong consecutive na arrangements ng bola. Okay? Na same color, of course, no? Pwedeng horizontal, pwedeng vertical, pwedeng diagonal. So, ang unang makagawa nitong 3 in a row, siya ang panalo. Ano? Clear? Ako yung mananalo. Ako yung mananalo, alam natin dalawa yan. Okay, sige. Okay. Ayos, palaban. Umpisa na natin. Ang Bilibabol Tic Tac Tray. Ready? Set. Go! Ang simple ng paghagis ng bola ay hindi pala ganun kasimple. Meron itong 7 stages. 1. Falling. 2. Initial contact o pagtama sa mesa. 3. Deceleration o pagbagal. 4. Maximum deformation o pagbago ng hugis na nangyayari sa rubber or inflatable balls. 5. Initial rebound. 6. Zero contact rebound. And 7. Full rebound. Sa palaro natin, mas simple ang nangyari kasi ang ginamit ay hindi rubber ball o bolang tinahanginan, kundi hard, uninflated ping-pong balls. Kung simple lang ang paghagis dito, yung bang walang spin o pectus, flat shot ang tawag dito. Sa flat shot, ang angle of incidence o angulo ng pagtama ng bola sa mesa ay halos equal sa angle of reflection o angulo ng paglayo nito sa mesa. Yun ang technique para mapapunta ang bola kung saan mo ito gustong mag-landing. Apektado rin ito ng lakas o hina ng puwersa ng paghagis sa bola. I believe... Grabe, Kuya Chris! Ang ganda mo nitong game mo! Kakaibang tic-tac-toe! Oo nga, kaya I Believers, abangan niyo pa ang mga challenges dito sa... I Believe! Ay! Teka!